2016, siya po yung number one. Yes! Okay? Sobrang galing. Isang bata na galing sa Pulilo Island, siya po yung nagpauso ng air condition. Dahil yung kanya pong bahay doon, payak na bahay, pero surrounded by water at malamig. Nung nakita ko yung istorya ng bata nito, o ng ating sir, talagang na-amaze ako na hindi pala kakaiba yung istorya niya sa maraming tao na nandito. Pwede mo lang gawin ng isang tao na magtagumpay, mas isang kagaling. Yes. May kwento na, I vividly recall, itong tao to, sumasakay daw ng bus, may mga dalawang produkto, at pagdating daw sa pupuntahan niya, sunog ang market. Pero ginawa niya pa rin pauli ko. Okay? Tapos mayroon nagpahiram sa kanya, ang sasakyan. Tama ba yung kwento ko? Kasi sinusundan ko yung kwento na ko eh. Yung una sasakyan niya, hindi pangarap na siya marunong mag-drive. Pero yung dahil sa pangarap na yun, yung kanyang eagerness na maihawa niya pag-unang-una ang kanyang sarili. Kasi ang tao, tanda nito, hindi ka makakatulong sa ibang tao, ikaw mismo ang iya. Tama. Tama ba? Yes. Itong tao to, inuna niya, alaksin niya yung sarili niya. Dumikit sa mga tao may alam, dumikit sa mga tao may yaman, dumikit sa mga tao mataas ang mga pangarap. Yes. At itong tao to, sir, mas kinilibutan ako, wala daw pang uwi, ng pamasahe, at nangungutang. Nakakilabot? Yes. Tapos naging number one sa kabila, nag-number one pa dito. Wow. Na nangihirap ang pamasahe para makauwi ka. Pero hindi doon ang tapos sa kanyang istorya, dahil doon sa panghihiram at pagkain niya sa labas, talagang hindi niya tinigilan. Very consistent ang bata nito sa kanyang pangarap. So ngayon, anong meron tayo para hindi natin gayahin ito? Okay, ang bata nito, nabalitaan ko din, nag-Xerox copier siya, National Bookstore, if I am right, nangyari sa kanya yun. So ngayon, siguro kung ilang Xerox ang gagawin niya, sinirox niya ang sarili niya sa maraming tao niya. Yes! Wow. Nag-Xerox. Okay, makakatiwa lang yung story nito. At sa ngayon, makikita niyo siya, ganun pa rin. Pag tinawag siya, tatayo naman, yes, apply din siya. Pero makita niyo, because of the humbleness. Pag tumila sa harapan, may hawak na panyo. Pamunas ng pawis at nagpapawis ang kamay. Talagang sasabihin niya sa inyo yung tunay na damdamin na nakikita na siya taong yung pang speaker. Kasi siya yung taong Mr. Facebook. Yes. Online siya talaga. Malapakagaling. Guys, distributors, N-World, Alpha Network People, Alpha Team, Rockstar, Mr. Freedom Hunter, let us all welcome. Nagulong ako, parang mutya na rin, ano? Let us all welcome Mr. Rockstar himself, Edsel Flores! Sir Arthur, ni Jaywon, is about sa
Facebook marketing, yung basic Facebook marketing. Tuturo ko po sa inyo kung paano kayo makaka-direct o makakakuha ng maraming distributor through Facebook. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na hindi ko makakakuha kasi sa sobrang ganda ng products eh. Kung baga ito, additional na. Yes. Okay? So, ayun. Sino po ano? Kung baga gusto ng mga direct distributor. Woo! Yes. Kasi yung ano, shirt na ituturo ko po sa inyo is yun po talaga yung makukuha nyo. Okay? So, ayan. Tapos ano, hindi po talaga ako sanay na nagsasalita po talaga sa maraming tao. Pero, syempre, kapag gusto mo maging successful, lahat gagawin mo. Tama? Yes! Yes! And yun, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo dahil ngayon pala, kumbaga, I will declare na kayo na yung mga susunod na magiging super successful. Yes! Kasi Sunday ngayon eh. Pero kumbaga, ngayon ginagawa nyo na yung mga bagay na hindi nyo madalas na ginagawa before. Kasi alam ko para sa pamilya nito, kaya na ginagawa. Okay? So, ayan. So, yung ituturo ko po sa inyo is more on sa Facebook marketing basic. Basta marunong ako mag-Facebook, kaya mo ito gawin. Okay? So, ayan. Dami na. Marami po ba tayo natutunan? Yes! Grabe, no? Kasi ako, dami po rin natutunan eh. Ayan. So, una, for me, ang mahalaga sa Facebook marketing is leads. Okay? May idea po ba kayo kung ano yung leads? Bulto ng tao yan. So, yung leads ko is ano, is a quality prospect. Okay? Leads. Quality prospects. Quality prospect. So, yan. Pero po ang ano, kundi ko po rito. Then, doon sa ano po, sa para maka-generate ng leads, kailangan mo may ano, may Facebook page mo kayo. Yes. Okay? So, sir, kung personal Facebook mo ba, makakakuha din ng direct? Yes. Kapag Facebook page, makakakuha po ba ng direct? Yes. Pero po dito sa ano, para maka-generate ka ng mas maraming leads, kailangan po nang gamitin yung dalawang yun. Combine. Okay? Then, yan. So, bibigyan ko kayo ng idea. Ito, ano, kumbaga, number lang to, hindi ito eksakto. Example, para magkaroon ka ng new member, isang new member sa loob ng isang taon, yan. Kailangan mo ng 10 leads. Ayan. So, ano po ba yung mga leads? Yung leads is quality prospect na nanggagaling dun sa ano, sa Facebook page. Tapos sa Facebook page, may ads po dun. So, nag-a-ads po kayo. Mamaya, i-ano ko po yung ads. Lambert. Tapos yung mga nagka-interest po dun, i-add nyo sa personal Facebook. Yun. Yes. Okay, yun ang madalas na kulang niyo po, hindi niyo po na-add sa personal Facebook. Yun. Kasi nga sabi nga ni Arthur, sino maniniwala ko puro. Tandaan po natin, ang package po is 49. So, sino po magtitiwala kung ang nakikita lang, puro products. So, ano, usually po kasi sa Facebook page is puro products. Eh. Diba po? So, mahirap po, maglabas ng 49 kung hindi mo kakilala yung nandun, nakikita niyo po. So, ayan. Kung gusto mo naman magkaroon ng isang direct o isang member sa loob ng isang buwan, ilan ang ano, leads na kailangan niyo po? Kumina na po. Ayan, 120. Yung mga mag-accept, yung mga edad nyo, tapos in-accept kayo, yun yung leads. Sa po, nag-add kayo ng 10, nagaling ng ano, Facebook page. Nag-accept, 5. So, 5 leads po yun. Yes.
quality prospect kasi nagbigay ng interest. Eh. Mm, okay. Kasi doon sa personal Facebook ko, hindi random yun eh. Hindi mo malalaman kung sino yung quality o hindi doon. Okay? Halo-halo. So, kung gusto niyo magkaroon ng isang direct sa loob ng isang window, ilang leads po yung kailangan po natin? 480 leads. Wow. So, ito po, ideal lang po ito. Pero, hindi po ito eksakto. Pinapakita ko lang po kung gaano po kahalaga yung leads para magkaroon po kayo ng directs. Yes. Diba po? Sa network marketing, kailangan po natin may laging direct po tayo. Yes, totoo yun. Diba? At the same time, kasi na-experience ko po na may directs po ako. So, kahit anong tuto ko sa kanya, kapag siya mismo talaga ayaw niya, ayaw niya i-push, wala, business din eh. Babagal siya yung business mo. Yes. At the same time, bakit kailangan mo maraming direct? Kasi, mas malaki yung pangarap mo eh. Eh, paano ko ang pangarap lang nila is, tumita lang ng 10,000, 20,000. Diba? So, kailangan, kumuha ka ng maraming direct. Na para kahit pag 10,000 yan, dumarami yan, di malaki din nakikita mo. So, yan. So, ito yung yan yung pattern. So, kailangan, yan, Facebook. Yan. Facebook page. Yan. So, personal Facebook. So, paano ka makaka-generate your leads through Facebook page? So, kailangan, meron po kayo paid ads. Di ba po? So, kahit maybe medyo nagkakamali po iba no, na kapag gumawa ng Facebook page is mag-post na mag-post, may marami na makukuha rin po. Hindi. Mga makukuha nyo lang dun yung mga in-invite nyo na nag-like dun sa page nyo po. Diba po? So, ano yung kahalaga ng ads? Mas malayo nga po yung ma-reach. Kumbaga yung tinuro ni Sir Arthur na kailangan nakapublic po yung Facebook mo, na-reach niya yung mga mutual friend, di ba? Kapag may ads po kayo, kahit hindi yung mutual friend, kung ano yung tinarget mo, yun yung makakakita. Diba po? Mas marami. Pero, take note po natin na hindi kailangan, kumbaga, yung Facebook page o Facebook ads po is patagdag lang. Baka po kasi mag-focus po kayo dyan eh. Diba? At the same time po, combine po talaga yan, online saka offline. Okay po? So, and ano mga kagandahan sa ads, yung 100 pesos mo, nasa 1,000 na mahigit yung makakakita. Diba po? Yes. So, para kang kumuha ng ahente na nagkabahay-bahay everyday. Ama po ba yan? At malaking tulong sa mga nagtatrabaho. Bakit? Kasi part-time yung ginagawa yun eh. Enroll. So, kung wala kayo ads, kailan nyo gagawin yung enroll? Yes, magagawa nyo. After the work, sa break, pag-day-off nyo. Di ba po? Pag may ads po kayo, habang nagtatrabaho po kayo, nagtatrabaho din yung Facebook nyo para sa inyo. May po ba yan? Yes! So, yun yung kagandahan ng ads. Ano mga klase ng ads po yan? Kung gusto nyo po maka-attract po ng mga interesado sa business, ang i-advertise nyo po, yung mga success. Di ba po? Ang ganda nga po sa Enroll dahil sila na ngayon nagpo-provide ng ang ganda marketing tools eh. May mga success story. Di ba? So ako, nag-cut-out lang na may video ako na success story ko. Pero kung wala, yung success story ni Nalian, nila yun po yung i-ads ko. Di ba po? So, yun po yung kung gusto nyo maka-attract ng interesado sa business.
Kung gusto niyo naman po maka-attract agad ng ano, interesado sa products, ang i-advertise niyo po yung products. Di ba po? Eh, paano yun, sir? Hindi po ako marunong mag-ads. Sa panahon po ngayon, yung mga uplines niyo po, sila Sir Arthur, lumapit na po kayo doon kahit mga core leaders po na marunong. Di ba po? So, ganun po, ano, yun po yung ads. Okay? So, then, ayan. So, sa, ano po, sa pag, ayan, susunod ko lang, ha. Ayan, trust. Gubura lang ako. Then, ayan. So, unang gagawin nyo para maka-generate ng leads, gawa kayo na, ano, ng Facebook page. At the same time, mag-ads kayo. Kung gusto nyo mas mapabilis. Alam ko mabibilis na kayo eh. Diba, tinga natin ang ganda ng products eh. So, kahit wala ads, kahit walang ano, yan, kumikita tayo. Ang dami natin activities. Ito po pandagdag lang. Take note po ah, hindi po pang-replace. Okay po? So baka mamaya, pag ginawa ko ba yan, hindi ko nagagawin. So hindi po pandagdag lang po ito. Diba po? Kung gusto nyo po mag-accelerate talo yung tango. Okay? Then, una, Facebook page, the same time, mag-ads po kayo. Tapos yung mga mag-i-inquire. Mag-i-inquire. Sabi, nagtanong how much? Nagtanong how much? I-add nyo po sa personal Facebook po yun. Wag na wag. Eh, paano kung ano, ako yung tao na ayaw kong gamitin yung personal Facebook ko sa business. Gumawa ka ng another personal Facebook. Pero, yung trust level nang mababa. Kasi baka isipin nung ano, nung in-add mo, baka ano yes, dami account. Diba, baka nang ma-offer. So, kung gusto mo, gawa ka ng panibagong Facebook, full personal, yun ang gawin mo, full personal. Okay, pero ako po, ang ginawa ko po, yung personal Facebook ko po, ginawa ko na itong pang-business. Magkakonek po yan. Kung gusto niyo po, trust, kasi po, may kinalaman po ito mamaya, bakit i-add sa personal Facebook. Ngayon pa lang, bakit kailangan i-add sa personal Facebook? Malalaman niyo po sa susunod na rin i-discuss ko po. So, ito po yung ano, yung secret, yung para sa akin po, yung secreto po sa Facebook marketing is yung routine. Simple routine. Yung simple routine po, kaya-kaya po kahit sino po, basta marunong mag-Facebook. Okay? So, tatandaan nyo lang po itong routine na ito. Napakasimple. And, una, ito po yung ano, 3 stages of Facebook marketing. And, Facebook marketing. Oh, best value po. And, number one, curiosity. And, kailangan mag-curious po yung tao. Diba? Yes. Ano, kumbaga, at the same time, may proseso po yan. At 3 stages po yan. Yung iba kasi, yung gusto ka agad, yung leads is magka-interest ka agad eh. Diba po? So ito po, para po yan, ano, niluluto din po yan. Hindi ibig sabihin online, lalo na mas kailangan lutuin yun kasi mga hindi mo kakilala yun eh. Diba po? Yes. So, paano ako to your use? Una, by posting valuable information about sa akin. So, yung mga distributor niyo po, bibigyan mo na po sila ng mga specific na ipinupost para hindi na sila mag-iisip kung ano ipupost nila. Tama? Kasi, siyempre, pag mga new distributor, mag-iisip na yan, ano ba ipupost ko? Ako po, binibigay ko, may listahan na po ako. At yan po, naging kumbaga bunga yan ng mga tinatanong ko sa mga nag-member po sa akin. So, pag may ano po kayo, may napamember po kayo sa Facebook, through Facebook, tanongin niyo po, ano po, unang tanong ko sa kanila, kailan yung una mo nakita yung Facebook ko? Tama? Pangalawa, ano yung nag-trigger sa inyo, bakit mo ginawa yung ano, bakit ka nag-design na mag-join sa akin? So, malalaman mo yung mga reason eh, di ba? So, i-improve po yun. Okay? So, ano po ba yung mga specific posts? So,
Ito po. Ayan. Sasabihin ko na lang. So, pwede niyong ilista. Una, yung mga ano po, mga picture po ng mga resibo ng remittance. Tama po. Kasi po, possible, maka-generate kayo ng leads ng mga OFW. Diba? So, yung mga OFW po, ang tinitignan po nila yung transaction. Yung, kumbaga, totoo ba na may nag-join na taga-ibang bansa, na kagaya ko, OFW din. Diba? Eh, paano yun? Eh, nagsisimula pa lang naman ako, kumbaga, wala pa naman ako ano eh, wala pa naman ako remittance. So, ang gagawin niyo po, mag-follow po kayo ng mga top earner, or ng mga onliner, or mga madalas na nagpo po sa Facebook. May mga transaction po yan, pwede niyo po kopyahin. Tama po? Hindi ba gusto lang naman nila is-proof eh, na may nagpapadala sa ibang bansa. Pero magkukopya po kayo, kumbaga, be professional pa rin. Kumbaga, wag mo nga ang kinin, pero parang ikaw talaga yung nagpost. Diba? Paano yun? Para sa akin, hanggat maaari, wag mo i-share. Kopyahin mo. I-download. Tapos, kopyahin mo yung caption or paggawa ka na sa ngayon yung caption. Pero wag mo makalimutan na lagyan ng hashtag repost or credit to. Ang iniiwasan po natin is mag-join po dun sa mga dun sa original na nag-post. Diba? Nangyari na po ba sa inyo? Kasi nangyari na po sa akin eh. Kaya ayaw ko na po paulit sa mga distributor to. So, advice ko lang naman sa kanila yun. Diba po? So, lagyan nila hashtag repost or credit to. Wag mo na. Pwede mo sabihin yung first name or huwag mo na din itag. Diba? Kasi hindi mo nga chiller, tinag mo naman yung pangalan din. So, baka mag-join din din yun. Diba po? So, take note sa mga nagsisimula, mag-follow po yun na mga mahilig mag-gumamit ng social media. Follow niyo po sila. Kung i-add mo sila or i-accept kanila, kumbaga, be grateful na lang o be thankful. Kasi po, karamihan po dyan, ang dami na pong ano, ang dami na pong friends po dyan. Nag-generate na po na leads po yan. Diba? So, kailangan, ako, for me, follow na lang. Pero kung i-add mo, okay lang. Pero huwag tayo mag-expect na i-accept. Unless mag-message ka, mag-accept ka. Kasi yung mga yan, nire-reserve nila yung friend list nila, yung slot para sa mga leads. Until now, bakit, ano, kumbaga hindi ako nauubusan ng lahat ng may nag-join. Di ba po? Kasi po, naka-generate po tayo ng leads eh. Una, ayan, kagaya po ni Sir Arthur, meron po akong ano, nasa kulang na 5,000 friends. Nag-delete eh. Kagaya niya. Pangalawa, meron po ako 23,000 followers. Sir, yung po ba mga followers niya is hindi po ba yan, ano, kumbaga, distributor na N-World? Hindi po. Karamihan po dyan, leads. Kasi, yung script po dyan, di ba, hindi ko na ma-add sila. Kasi, puno na ako eh. Pero leads yun. Nag-delete ka ba, sir? Hindi. Pero kung makakapag-delete, kasi hindi ko na maalam kung sino dyan yung ano eh, yung hindi bibili. Diba? Pero kung makakapag-delete ako, makakakita ako dito, puro negative ang pinupost, eh, unfriend ko lang agad sa kayang slot eh. Sasabihin ko dun sa leads, na mga nag-inquire sa page ko, ma'am, sir, follow niyo po ako sa Facebook. Ito po yung profile ko. Para mas marami pa po ako maitulong po sa inyo at ma-assist po kita sa business na ito. Diba? So, ipapalo nila ako. Kaya dumadami yung followers ko. Kasi hindi na ako pwede mag-add eh. Kasi puno na yung friend list ko. Kaya nasa 23,000 po yan, karamihan po dyan leads. Kaya hindi po ako mag-ubusan ng direct until now po. Diba po? Pero kahapon, galing ako ng Laguna. May direct po ako doon. Pinamig, hindi ko na ba alam. Diba po? Sa mga taga doon. Diba? Pagpunta ko sa Dubai, may direct din ako doon. Diba po? So, ito pong ano, routine na ito, makaka-direct po kayo. Paano po dinuduplicate po yan? Social media. Diba? Through social media din. May group ano po.
may group chat, then yung mga training ko dito sa office, binibidyo ko po yun, then sinasave ko po sa YouTube, then pinapasa ko po sa kanila. Then minsan po, nagla-live din po ako dun sa group. Ah, minsan, yung mga live video ni Sir Arthur, yun yung pinapasa ko sa kanila. Kaya kung mapapansin nyo po, dun sa mga distributor ko, or mga millionaires under my organization, bakit may dalawang taga Australia, dalawang Canada, tatlo sa Israel, isa sa USA. Diba po? So, social media po yan. Okay po? So, leads po yan. So, yun po yan. Then, so, it take note po. Then, remittance, and ano pa yung mga specific po? Mga print screen ng mga nag-inquire po sa page niyo po. Diba po? Para makita ng mga leads niyo or mga friends mo na may nag-i-inquire sa business mo na maraming nag-i-inquire na maganda yung business mo. Kasi sila, parang kumbaga hindi pa nila alam may duda na maganda ba talaga yun? Baka pag pinasa ko, baka magsisilang ako. Pero pag nakita nila, dami nag-i-inquire, so, dagdagan yung points para ma-attract ko sila. Okay? So, pa po? Ito po mga sasabihin ko po, not necessarily po, na lahat po yun, kukopyahin nyo or ipopost nyo. Binigyan ko po kayo ng list para may pamimilian po kayo kung ano po yun na babagay sa personality mo. Diba po? Kasi, like yung iba, hindi naman lahat po is nagpo-post ng check eh. So, kanya-kanya yun eh. Diba po? Pero ako, nagpo-post ako ng check eh. Tapos, nakakadirect ako, nakakadirect naman siya. So, depende po sa personality. Pwede kayong mamili. Diba po? Tapos, mga before and after, mga about sa products. Diba po? Yung mga yan po, ginagawa nyo na. Hindi nyo lang alam na nakakakuha na kayo ng curious. Naku-curious na yung mga friends mo. Kaso, hindi nyo makwento or sa mga distributor nyo na ituloy-tuloy nyo lang yan. Diba? So, rin po yan? May hindi po agad yan ba? Dadaan po yan sa 3 stages ah. Okay, pa po? Yung mga success testimonial po, napaka-powerful po yan. Ang hilig po magbasa ng mga Pilipino. Diba po? Kasi, example, success story ni ganito. Diba? Ang hilig na, tayo nga mismo eh. Pag may success story, binabasa talaga po natin. Kahit na ang gulo na di ba po? So, pwede niyo po kopyahin nyo, lagyan nyo lang ng hashtag repost or credit to. Di ba po? Credit to. Kung sa inyo yun, may-ari talaga nyo. Okay? So, and all positive activities na takal po yun ni Sir Arthur, di ba? So, lahat ng mga magaganda nangyayari po sa business nyo, activities nyo po, i-post nyo po, wag kayo negative. Kasi, malapit na eh. Nandun na kayo sa, malapit na sa, ikatatlong stage eh. Diba? Kaso nag-post ka ng negative, wala na, babalik na yun. Hindi yung babalik sa one, kundi wala na yun, baka negative na talaga yun, or baka mag-doon yun sa ibang tao. Okay? So, yun po, take note po natin. Then, print screen po ng mga new distributor. Tapos, may new distributor po kayo. Print screen yun, then post nyo po sa Facebook. Pupayag po yung new distributor. Di ba po? So, lagi tayong hingin po na pinisi po sa pinakamayari. Okay? Siyempre, kung nag-post kayo ng check, kailangan mag-post din kayo ng Po, example, dineposit nyo. Kailangan, i-post nyo kayo ng deposit slip. Di ba? Yan naman yung gusto ng tao, kailangan lagi proof. Di ba po? So, ganun po yun. Print screen ng conversation ng mga tao ang interesado sa business. Sample, yung mga mag-join na, or nag-join na, or nagpadala na. Sample, ma'am, sir, gusto ko na po mag-start, makita po tayo bukas. Yung mga favorite screen ko po yun, hindi po post ko. Eh, itatakpa ko na yung pangalan, kasi hindi pa official distributor eh. Diba? So, ganun po, or hingin ko yung permission niya po.
na kung pwede magpakita yung pangalan mo. Diba? Then, tapos mo picture po kasama ng mga successful na tao. Diba po? Gawain ko po yun. Gawain ko Sir Arthur yan. Yung na Sir Jamon, before. Kasi po, ano eh, di ba yung mga tao, para naiwasan po yung mga tao na naghahanda po na resulta. Kayo po ba nahanapan na po kayo ng kaibigan niyo na resulta? Yes! Di ba? Ikaw ba, kumita ka na? Di ba? So, kapag po, ano, ginagawa ko po, may page, may ano po ako, may picture po ang tao successful. Sample, noon, kumbaga, pinapakita ko, ito si ano, wala pa, nagsisimula pa lang ako eh. Pero, ito yung nagtuturo sa akin, si Sir Jerome Cruz. Iyan, naka-Ferrari yan. Diba? Yan ay kinikita niya. Lahat ng proseso, para bago niya nakuha yun, tinuro sa akin. So, ibig sabihin, kapag ginawa ko, nagsisimula na po ako. So, kapag ginawa ko yung proseso, possible yung resulta niya, magiging resulta ko rin. Diba? So, nasa sa'yo na kung sasabay ka o hindi. Tama po ba yun? Kasi, sa ayaw at sa hindi, mag-join ka o hindi sa akin, nagsisimula na ako sa proseso. Ikaw, kailan mo gusto simulan yung proseso? Kasi ako, alam mo na yung proseso, tinuro na sa akin na successful. Ikaw, kailan mo gusto malaman yung proseso? Diba? So, mawawala sa isip niya yung nakatingin siya sa'yo na ang pinitignan niya yung resulta mo. Diba? So, yun yun. Kaya ka lang may picture kayo ng mga successful na tao. Then last, yung pinaka-powerful dun sa ano, sa pagkuha ng ano, para ma-curious po yung mga leads niyo po is, inatawag ko po na ano, parelate or parinig po. Diba? Ano po ba yun? Magbibigay pa ako ng example. Ma'am Marcel Ramos ng Tel Aviv, Israel. Natanggap ko na po yung padala niyo po ng 25,000 pambili ng package. Tapos, salamat po sa tiwala kahit na sa Facebook lang tayo nagkakalala. Tama? Then, kahit na noon na nagsisnong hindi, kumbaga, nakausap kita before is negative yung about dito sa business na to. Nung tinignan mo yung negosyo, inaaral mo, nakita mo yung ganda ng business. Kaya ngayon, magka-partner na tayo sa business. So, ito pa lang ang simula ng pagsasamahan natin. Malayo pa yung pagsasamahan natin hanggang sa maging successful tayo. Okay po ba yan? Yes! Yung mga ganong ano, mga paranig o paralik. Diba? Una, sinabi ko na nakaano doon na, nakalagay doon yung remittance niya. Tapos nakatag yung pangalan niya. Una, makikita niya na para si Ramos, Tel Aviv, Israel, ibang bansa. Di ba marami kang leads na mga OFW din? So makakarelate nyo. Tapos ano pa yung nabanggit ko? Nakilala ko lang through Facebook. Yung leads mo ba, saan mo ba nakilala? Di ba through Facebook din? Diba? Tapos sinabi ko na dating negative pero tinahan ng sistema. Tapos nakita yung ganda ng business. Diba yung mga leads nyo ganun din? May duda eh. So nakakaano sila, nakaka-relate. At the same time, unti-unti, makukuyurious na sila. Diba? So yun yun. So kailangan nakaready na yung mga specific. Marami pang mga specific po sa magaganda. Madidiscover nyo po yan sa tuwing kakausapin yung mga nag-remember po sa inyo. Okay? Then, yung ano lang po dyan, be consistent lang. Yan po yung ano, mahalaga dyan. Be consistent. Until now po, nagpo-post pa rin ako sa Facebook. Wala alam na hindi ako po sa Facebook. Unless, nandun ako sa amin, sa Padilla Island, para signal po doon. Wala Facebook po doon. Or nasa province ko nung wife ko sa Benavista. Sa kami po sa tabing daga. Sila naman po sa taas ng bundok. Okay. Quezon province din po yun, yung wife ko po. Ayan. Then, napiyurus na sila. Ano yung pangalawa? Ayan. Magkaka-interest na sila.
nandito na tayo sa ano, sa personal Facebook. Eh coach, isa pala sa tanong ko. Saan ba ako mag-post? Sa personal Facebook o sa page? Isa ba naisip niyo rin po yun? Alam mo sa akin, yung post mo sa personal Facebook, yun din ang post mo sa page mo, o Facebook page. Kasi magkaiba po yung audience po nun. Diba po? Magkaiba yung audience. So, kung copy paste lang, ganun po. So, magkakain ka na sila, tatanong, paano mo ba mag-join yan? Diba? Yan ang kagandahan pag naka-public. Kahit hindi mo friend, pwede mag-inquire sila doon sa personal Facebook mo. Or isa pa sa maganda, yung link ng personal Facebook mo, isama mo sa caption ng ads mo sa page. Para pwede nila mag-background check sila. Karamihan na nag-join po, yan yung mga tao hindi nagla-like, hindi nag-comment sa madalas mong post. Kung mapansin niyo po yan. Pero, yan po yung mga tao sobrang interesado sa business ko. Okay? So, one time, pag may nag-join sa'yo, tanungin nyo rin po. Ilang, sa page po, saka sa personal Facebook, maraming po mga ano yan. Maraming mga inquiries. So, kailangan naka-ready na rin po yung mga script nyo. Tama? Kailangan na-script na kayo doon sa madalas na question. Para hindi naubos yung oras mo po. Ako, example, nagtanong, how to join, may sagot na po ako doon. Kumbaga, pag nagtanong siya, how to join, ito na yung sagot. Andiyan na lahat. Hindi na tayo magtatanong ano yung product, ano yung marketing plan, ano yung company profile. Kung hindi siya mag-join, edi ko kailangan din natin sa pasayang yung time ko. Diba? Or kung marami na naman kayong time, pwede kayo mag-build yung relationship. Diba? Wait, example, tanongin nyo, ma'am, ano po yung reason bakit nagustuhan yung enroll? Kung may time pa kayo sa ganun, hindi pa gano'ng kadami yung inquiries, pwede po kayo ano. Mas malaki po yung closing ano po nun. Para mag-ano po kayo ng relationship. Build. Pero darating po, ang dami pong inquiries eh. Kailangan may mga scripts po kayo. Diba? So, madalas po, nasisinsong po kayo dito, no? Sinsong. Yan. Dito sa side na to. Wala na. Dead ma. Pag nalaman nila yung 14,900 pesos. Tama. Tama. Totoo tama yan. Po. Tapos nabibirduhan po kayo. Wala na. Nabibirduhan po kayo. Bakit ganun? Parang hindi para sa akin yung negosyo. Kasi, nag-interest, tapos nawala din. Di ba? So, thanks sa info. Kasi nakita yung 14,900. Di ba? Kasi po, meron pang pangatlo eh. May proseso pa po sa pangatlo. Follow up. So, hindi pa po dyan tapos yung ano. Kaya nga kailangan mong i-add sa personal Facebook. Kasi yung mga bawat post mo sa Facebook, yun yung magpa-follow up sa kanya. Yun, follow up nga. Tama po? Magpa-follow up na hindi directly sa kanya. Di ba po? So, mas madali siya ma-encourage. Kasi po, normal naman, okay lang namin nagpa-follow up. Pero depende yan sa pinapollow up mo. Tama? Kasi po, kapag ikaw, para sa akin, follow up, kapag hindi mga, yung mga hindi hinug na yung ano, yung pinapollow up mo, or yun ang kumusta mo, ano yun, lumalayo yun eh. Oo. Tama? Subukan niyo po ano, mag-post kayo ng mga valuable information about sa ano, sa enroll. Put value. So, lalapit sila. Tama? Sample, yung mga nag-real estate. Tama? Ito. Ibigay ng flyers, ano ginagawa? Lumalayo. Pero yung mga may ad sa Facebook na ano, real estate, ang daming tourist. Tama? So, kailangan mag-put po kayo ng value. Diba? So, yun po yan. So, yung pangatlo po is, kita po ba sa record? Ayan. Yung number 3 po is decide. Sorry. Ayan. Decide. So, ano po ba yung proseso para mag-decide sila? So, una, kailangan mo lang para ano, para kita sa record, ayan. Kailangan mo makapag-build ng trust. Trust and yes. And relationship po. Relationships.
So, ngayon po, alam niyo na kung ano yung reason bakit kailangan mo i-add sa personal Facebook ko. Kasi, trust. Kailangan makapag-build ka ng trust. Di ba? Kasi 14,900 po yun eh. Hindi niya po bibitawan yan sa taong hindi niya nakilala. Di ba? Eh sa page mo, puro products. Pero kung makita niya yung personal Facebook mo, ikaw yun eh. Diba? Sa Facebook page mo, kaya pwedeng marami po yung admin. Marami nag-handle nun. Yung personal Facebook, ikaw lang yun eh. Tapos nakikita yung personal life mo. Diba? So nakikita niya na ito pala yung mga family niya. Ito pala yung mga kasama niya sa business. Ito pala yung itura niya. Diba? Kaya binubos mo. Kaya marami eh, nagsiselfie, diba? Yes. Kasi para makapag-build ka ng trust. Diba? Kasi gusto pakikita mo sa kanya na ito ako. Ito yung itsura ko. Diba? So, at the same time, makakabit ka rin ng relationship. Hindi nga lang kasing taas doon sa personal. Pero, pag pinag-usapan naman yung numbers, eh mas maganda pa yun. Numbers game. Diba po? Kaya may tinatawag po yung numbers game. Kaya nga po kailangan, marami po kayong leads. Makuha ang leads. Eh paano, gusto ko ano, mas maraming leads. Eh di taasan niyo po ng budget, diba po? Taasan niyo ng budget, so maraming mas maraming mag-i-interact po sa ito. So at the same time, marami pong mag-a-add po sa personal Facebook. May i-add niyo sa personal Facebook. So yun po yung magiging leads niyo po. So, ayan. Build ng trust, hindi kailangan na lagi mo kausap para makabuild ka ng relationship. The time na nakikita niya kung ano yung ginagawa mo, kung gaano ka kasipa, kung gaano ka dedicated sa ginagawa mo, kung gaano ka yung puso mo na tumutulong sa grupo mo, sa mga customers mo, the more na nakakabuild ka ng relationship sa mga nanonood eh. Tama? Nakakabuild ka ng trust. So, at the time na mag-decide na sila. Kasi madami naman nagkaka-interest eh. Pero bakit wala nag-design? Kasi nga, sa page lang eh. Ibang tao yun eh. Kumbaga, pwedeng hindi ikaw yun eh. Diba? Hindi ka kasi nakaka-build ng trust sa kakalig. Diba? So, yun. Yun yung sa, ano. So, may natututunan po ba? Yes! So, ito po, makakakuha po kayo ng ano, maraming directs po dyan. Pero huwag po kayo umasa kaagad. Kasi nga po, lulutuin niyo pa po yan eh. Luto. Ngayon nga po, wala pa po kayo ads eh. Tama po ba? Diba? Lulutuin so, talaga. Kailangan mag-generate po kayo ng leads. So, kailangan, kung gusto niyo po mas mag-accelerate, yes. Kagandaan po na may ads. Habang mo makakang masalabas, yung Facebook po humahataw din. Sa mga Facebook ng mga ano, 'di ba po, nagbabahay-bahay. Para ka nagbayad ng ano, ahente. Yung pasahod mo doon sa ahente, 100 pesos lang. Pero everyday, nagbabahay-bahay sa newsfeed. 'Di ba? Newsfeed na lang. Saan ba madalas na kasambay po ang ano, Pilipino? Sa Facebook. Facebook lang. Diba? So, mahakaw ka sa labas dahil pinapahakaw mo yung Facebook page. Yung mas mabilis yung business mo. Yes. 'Di ba? So, ganun lang po kasimple yung ano, Facebook marketing. Wala akong ano dyan, walang... Yung nangyari po sa akin po is combination po yan ng offline saka online. At the same time, yung routine. Yeah. Araw-araw ginagawa. Routine. Sa college. Yan po yung mahalaga for me para maging successful po kayo sa ano, Facebook marketing po. So, ayun po. So, yun po, yun po lang po yung ano sa akin na topic, which is yung Facebook marketing. Alam po, i-apply nyo lang ito, mas malaki po yung may dadagdag po sa ano, sa business nyo po. Yes! So, with that po, tapos na po ako sa ano, sa topic ko po. So, stick around. Kasi po, yung susunod po na topic ko is ready na po. So, sir, Dominador?
Ayan, so, ayan, with that, thank you so much po eh. Okay. Okay, punong-puno na? Yes! Equip na ba tayo? Equip na? Yes! Ready na kumita? Yes! Sige na para gawin ang lahat ng bagay na nagturo sa inyo? Yes! Eh, meron pa. But wait, there's more. Ayaw na ba? Kaya pa? Kaya! Sigurado ba yung kaya pa? Yes! Okay, sino gusto kumita ng 1 million within this month? Yeah, but within this month, ayaw nyo? Ang layaw! Ulitin ko ha, sino ang gusto kumita ng 1 million within this month? Sumigaw! Tinuloy ko kasi kompleto na eh. From Sir Amon, GM Arthur, and then sa ating si Sir Elsen. Meron pa eh, punong-puno na, grabe. Gusto ka yung suwerte yun, no? Ang tulog ko isang oras. Kasi galing pa kami sa Batangas for a Black in the Morning, walang tulog at diretso na dito.